Okay, so breaking news guys, napatawag kanina ng press con ang Department of Justice patungkol sa ginawang independent autopsy report conducted by journalist na Dr. Raquel Fortuno. Yan po ay ating ginarasyon at atin rin silipin na sabing ang video na to right after sa short intro. Pasok muna. I have you. Okay, pag-usapan po natin, no? Kanina po, kanina ba 3 hours ago, tama. Kanina, meron pong isinagawang press conference. Kakaiba po itong press conference kasi tiniyak muna ni Boying Remulla, secretary ng DOJ, na hindi po mauulit, no, yung panyanyari na nalusutan sila. Yung pong DILG kasi inuna po yung press conference nang hindi pa nasisecure. Yung middleman na kinakanta nito ni Joel na siyang gunman natin, no? Okay, sa pangyayaring ito, secured po yung lima. Hindi ako nagkakamali, limang katao sa NBI. Tapos may additional pa pong pito. So, 12 po ang secured na mga may kinalaman, no? Alam po nila kung paano namatay itong si middleman. Na malaki po ang magiging susi nito sa pagtukoy ng ating mastermind kay Pepsi. So, binabati po muna natin, no, lahat po ng involved, lalo na po yung DOJ kasi yun nga, no, natuto kagad sila sa ginawa ng DILG na kapalpakan na inuna yung pagpe-present ng testigo nang hindi pa nasisecure. Ngayon po, sinecure muna nila yung mga taong may kinalaman naman na pagpatay dito kay sa middleman. Okay. Nakakagulat kasi may duda po ako pero hindi naman tayo, anong tawag yun? Pathologist? Hindi tayo mapagpatuloy. Pathologist, no? Yung si Raquel Fortuno. Isa po siya sa pinaka magaling na ano, no? Na science po yan, eh. Yung pinag-aaralan po nila kung paano po, kung ano po yung ikinamatay. So, si Raquel Fortuno po ay otoridad, no? Otoridad na dyan sa pag-determine ng mga ikinamatay ng tao. Nakakagulat kasi parang pelikula, no? Namatay sa pamamagitan ng suffocation. Alam nyo po, sa mga mafia film ko lang napapanood dyan, eh, yung plastic bag hanggang sa hindi makahinga, hanggang sa, yung pala yung purpose nun, no? Pag plastic bag ka pala, wala palang makikitang mahirap i-determine kung kaya pala laging ginagamit ito ng mafia, no? Mahirap i-determine yung kinamatay mo kasi parang natural. Yun pala yun, no? Kaya pala sabi ko, bakit hindi nila yung mga mafia, no? Bakit hindi nila barilin? Eh, mas mabilis. Yun, makakapalag-palag pa, tatagal pa. Yun po pala yung question dun. Yun po pala yung ano. Yun po pala yung science doon, no, kung bakit po sa madaling salita hindi po ano to, hindi po normal na yung bilis, no? Kaya po ang hindi normal yung mga detractors na gusto nila kagad matukoy na, gusto nila may mahuli na agad, gusto nila, ito pong mga kaso na to, ang akala ko nga taon pa abutin, eh, no? Hindi po talagang minamadali po nila kasi nagsalita na rin po yung Pangulo, eh, no? At umangkop, no? Umangkop po sa Pangulo yung sinabi ng Pangulo na namatay. Mukhang hindi siya nagtitiwala na namatay natural cause itong middleman. Ang tanong dyan, malapit na ba? Ngayong na-determine, dalawa na po yung dalawang magkaugnay na kaso, no? Yung natuhog na nito, no? Yung pagkamatay ni Percy Lapid. At may kaugnayan po dito yung pagkamatay naman ng middleman, mukhang isa lang po yung mastermind nito. Kasi magkaugnay po sila, eh. Okay. So sa kasalukuyan, magtiwala na lang tayo kay DOJ Secretary Boying Remulla nung sinasabi niya na meron po silang mga tao na nakapanumpa na, meron ng sworn statement to mga to. Pero hindi pa po nila nilalabas.
gusto nila siguraduhin muna, no? Para ma-secure din po yung mga dapat pang ma-secure. Eh, nakakagulo po yung ano eh. Yung nagpapatawag din o nagbablog. Hindi ko po alam kung press conference yung pinatawag nung attorney na mga Lapid. O nagbablog, no? May mga akusasyon po siya. Na kumukontra po rito kasi po ang pinapahayag po ng DOJ credible na testigo yung kapatid ni Percy Lapid ni Middleman, no? Samantalang dito naman po yung attorney ni Percy Lapid mukhang hindi credible. Kaya po yan na lang po yung contention, no? Sino po yung mas tama sa kanila? Kasi kung tama yung DOJ, mukhang yun yung tinumbok nila. Sinasabi kasi ng DOJ, may termino, nakalimutan ko lang yung dying ano, parang yung alam niyang mamamatay na siya, no? Nag-text siya sa kayo kapatid, parang alam niyang papatayin siya. Yun doon nila na pagtugma-tugma yun. Alam niyang papatayin na siya kaya nakapag-text na siya sa kapatid ng mga posibleng mastermind. O kung sino man, hindi ko alam kung mastermind yung tinukoy. Pero yun nga po yun, di ba? Kasi kung may middleman, hindi ko alam kung may middleman pa yung middleman o direkta na yung mastermind. Yan po ang alamin natin sa mga susunod na pangyayari. Okay? Pathologist. Ayun na po, meron na nga pong pathologist. Yun po yung nagdetermine na si Raquel Fortun po, Dr. Raquel Fortun na nagsabi na ikinamatay po suffocation by a plastic bag. Oh, welcome back to dito sa Nation Channel by RDD TV Cebu. Walang kinikilig na pirmay pinapanigan ang video nito i-credit sa YouTube channel ni Boss Badong Aratilis. Ang nick ko ay nasa baba. Please support Sir Badong Aratilis. Okay, so first things first, I was confused, a little bit confused guys, no? Dahil nga ayon pa no, sa sinasabi nito ni Boss Badong na nasa safe place ang more or less a dozen of person or individual, especially mga hinti ng NBI na siguro may kinalaman or knowledge directly ginagawa ng investigasyon sa kasong pagpatay ay Percy Lapid man o sa Diomano middleman. Dahil nga ayon sa naunang autopsy report nila conducted a while ago, iba po ang resulta dahil ayon nila a natural cause of death ang kinamatay ng middleman, which is andito naman lumabas na resulta ni Dr. Raquel Fortun ay aphexia o yung loss of oxygen doon sa brain natin, which is normally nangyayari sa isang tao ay magko-collapse worse po ay coma or to death mismo. So by the way, itong si Dr. Raquel Fortun ay isa forensic pathology expert at ginagalang kalarangan ng field na to. Bagamat natukoy niya ang kinamatay ng nasabi middleman pero did man tell no tell. So paano maresolba? Well, we'll trust na lang sa daloy ng investigasyon ng ating mga authority. And then yun pa ay isa pang nakikigulo. Yung Diomano audio messages, text messages galing sa pati Diomano ng middleman. Pero nakapagtataka guys, no? Dahil nga si Willimore ay namatay noong last October 18 afternoon, or at least 4 hours after sa publiko pangalan niya ang gunman. Pero nakapagtataka that continuous pa rin Diomano yung kanilang text messages until October 28, 2 days after siyang namatay. So yun nga no, base sa ating mga rininig na eksperto sa TAS ay hesitant silang komento dahil dyan, considering na pwede kang mapiki yung ibang tao ang umamit sa pangalan at Diomano stand o magbarat kayo na siya ay si Mr. Willimore. Dagdag pa natin no na yung pangalawang middleman ay hindi po nagko-cooperate Diomano siguro sa banta kanyang buhay, lalo na kung buhay ng kanyang mga mahal sa buhay ay nakatimbre sa utak o mga utak pagpatay nito Mr. Percy Lapid. Parang pinikula na to guys, no? Okay, so dito natin guys tatapusin ang ating short video reaction sa gabi nito. Till next time, bye-bye.